Hello mga boss, welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. Ito yung aming pasyente ngayon, Bergman. So, ang problema niya ito, yung pangkarniwan o issue na ron ni Bergman to. May check engine, tapos lumalabas yung FI na indicator. Tapos, may time siya na namamatay. So, bubuksan niyo po yung harap. Nandito po yung kanyang OBD port. Yan po yung kulay pula. Tanggal natin takip. So, connect namin yung aming diagnostic tools. So, dito po malalaman natin kung ano yung cause o ano yung problema niya. So, medyo matagal ang pasukan tong si Bergman ng mga ating diagnostic tools. So, maghihintay lang tayo. So, ito mga boss, pang ilang encounter na namin to eh. Na ganito yung problema. So, feeling namin, ito na yung problema niya talaga kadalasan. So, punta tayo sa kanyang fault code. So, yan yung nakalagay. Crankshaft position. So, pagka crankshaft position po, dito yan sa may, ano, palaging sa may stator. Yung wire na galing ng stator. So, ito yung socket niya. So, ayan. Kita nyo kaagad. Ang lambot lang. So, ganyan ka, ano, ganyan kahina yung sakit niya. So, itong isa, makita nyo, may persa. So, bali ito, alternator lang naman, o pang charging. So, ito yung importante kasi ito yung dalawa na to, ito yung sa pulser niya. So, malamang, ito yung naglulus. Yan, ang luwag ng sakit. Ayan, o. Walang laban. Kaya, syempre, yung isa, matagtag. Mawawala na siya. So, ito, meron akong extra ano dito. Socket. Baga galing to sa mga scrap natin ng mga wire harness. So, ang gagawin ko, dagdagan ko siya. Kukunik ko ito dito. Baga pang suporta. So, sundan nyo lang po itong video. Ito rin po minsan yung cause kung bakit namamatay. Saka yung ganitong issue, napansin ko, ano lang po, sa mga bagong model. Yung mga nauna, halos walang ganitong issue eh. Halos ngayon lang kami naka-encounter ng ganitong issue. Mga pang tatlong customer ito o pang apat na, na ganito. So, minsan, di ba, yung namamatay, nire-reset yung IEC. Kaya lang, may mga pagkakataon yung kahit na-reset namin o na-set na, na delete na rin o na reset na yung ECU, bumabalik pa rin. Kumbaga, mga 1 week, 2 weeks, babalik na naman. Matay-matay na naman siya. So, ito pala yung nagiging cause niya. Kasi once na mag-lost contact yan, mga boss, yun na. Maghahabol ngayon si IEC. Kumbaga, mag-iiba na naman siya ng setting. Kasi yung IEC, auto-idling nga siya. Kung may ibang mga kulang, baga i-adjust niya. Kung kagaya niya, nawawala yung kuryente o tumatalon-talon. Kasi nangyayari dyan, pag ganyang maluwag yung socket, may time yan na kukonnect, tapos madi-disconnect ulit, tapos kukonnect na naman. Kumbaga, yung ECU, nalilito rin. Siyempre, yung IEC, yun din. Kaya minsan namamatay. So, ito yung gagawin ko. Dadagdagan ko na lang siya ng socket. So, marami naman paraan dito. Yung iba, dinidirekta na lang or pwedeng palitan na lang ng socket din. So, itong customer natin na BM na to, nasa 5,000 lang ata ang tinatakbo nito. 5K auto pa lang. Ganyan na siya.
Bali ito pang dalawang beses niya na rin pumunta sa amin. Yung una, na-reset namin yung IEC, tapos ito bumalik na naman siya. So, ito yung na-trace namin problema. Pero babalitaan ko po kayo pagka halimbawa ito ay bumalik pa rin ulit. Siyempre, i-share ko ulit sa inyo kung saan pa yung pwedeng panggalingan. Bali, sa kabila, ganito rin po ang gagawin natin. Bali, pagpapantay-pantayin lang natin, kumbaga kung saan where nakakabit yung isa, ganun din gagawin natin dito. Parang ikakambal lang po. Sa magandang performance po, mas okay rin po kung gusto yung hinangin. Sa nagtatanong po pala ng location namin, sa Camarines, Caloocan North po kami. Malapit lang po sa City Hall. Bali, ang pangalan po ng shop, yan po yung nasa screen. Ras Motorcycle Repair Shop. Pwede nyo pong i-Waze. Lumalabas po yan sa Waze. Nalagay ko rin po sa description yung link ng FB page namin. Pwede po kayo mag-message doon. So, ito na po siya. I-connect na natin. So, ito naman kahit magbalibaltad yung sakit. Pero, mas pinili kong yung nahanap ko kayo na yun ang pagkakabitin ko. So, ikakabit ko pa rin yung dati, original. In case na mag-loose siya, yung isa naman ang gagana. Yung naka-bypass natin. So, parang kinambal ko lang talaga. Sa'yo ko na, bilang ka. So, ayan, ikabit na natin. So, nakikita nyo, ayan, meron pa rin siyang check engine sa yung FI. Hindi pa rin po yan mawawala hanggat di natin na-reset. Kaya malaking bagay po talaga yung meron tayong diagnostic tools. So, back to umpisa na naman tayo. Kasi pag pinapatay po natin susi, magre-restart rin itong ating diagnostic tools. So, balik ulit tayo sa fault code. So, yung pa rin po yung lalabas kasi hindi pa naman natin siya na-erase. Dito tayo sa reset ng ECU o reset fault code. Okay lang. So, na-reset na siya ng kabilis. So, mapapansin nyo, wala na kaagad yung kanyang check engine saka yung FI indicator. So, red fault code rin tayo. So, ayan na, no trouble code na siya. So, sa ganyan po, ibig sabihin na i-fix na po natin yung problema. Saka na-erase na rin po natin yung dati. History niya. So, try natin i-start. So ayan, okay na siya, umaandar na. Bali dito po kasi namomonitor din namin yung RPM kung gaano kataas. Ang standard po ni BM, 1,700 plus or minus 100 RPM. So pwede po siyang maging 1,800 or 1,600. So ayan po, 1,700, naglalaro siya 1,718. So normal po yan, good siya. Pero kung ito naman po ay hindi good yung RPM niya, pwede namin i-reset ulit yung IEC. O pwedeng i-reset ulit yung IEC para umuokay yung idle niya.
So ayan po, at goods na siya. Sa pag-reset naman po ng IEC, may naun na po akong video dito. So makikita nyo naman po doon kung paano mag-reset ng IEC. So in-observe lang po namin ng konti kung okay na siya. So ayan po pala yung tinakbo niya, 5,704. Sariwang-sariwa pa. So goods na po siya mga bossing. Bali, ibabalik na namin itong mga kaha niya. Buti pa itong si BM, madaling kalasin. Madali lang yung tornilyo niya. Sa harap na cover na to, clip lang. Dalawang clip lang siya. Tapos ito, compartment na tayo. Ang compartment niya, tatlo lang yung tornilyo. Tatlong keys. Saka apat na screw. So yun lang, tanggal muna siya. Dalihin niya lang. So next natin, ito ng mga kanyang mga screw. So yan pong nakikita namin problema ni BM talaga. So wala nang iba. Kung may mga iba po kami matutuklasan, i-share ko rin po dito. Para po pare-parehas tayong walang worry. So par kasi yan yung lumalabas na issue ni BM. All goods na sana kung wala lang ganyang issue. So ayan po, all goods na siya. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. Pasubscribe na rin po ako sa mga hindi pa nakasubscribe. Pahit na rin po yung notification bell. Maraming salamat po.